Ayan, magandang magandang hapon po o magandang tanghali at magandang pananghalian sa mga naka-tune in po sa atin ngayong tanghali. At ito na naman po tayo sa ating regular Saturday program, ang Usapang Babae. Diretso na po tayo sa aking topic, hot topic daw po ito, kasi ito ay request actually kay Councilor Junette Hurtado. Dahil always po, sa pauna po ng aking segment, nagbibigay po tayo ng tips. Pero uulitin ko lang po ha, hindi ko po sinasabi na si Councilor Junette Ines Hurtado yung pinakamagaling. Kasi nagbibigay ako ng advice, baka akala niyo super galing na. Binibigay ko lang po itong advice dahil nakikita ko na for me, it is practical. Pangalawa po, baka makatulong. At pangatlo, isang mga bagay-bagay na pwede po talagang makapagbigay information. Yun lang naman po yung purpose ni Councilor Hurtado. Hindi po tayo nagmamagaling sa programang ito. So, ang unang topic po natin, ito yung tinatawag, utang tips. Ayan, utang tips. Anong gawin kapag nabaon or sobrang baon ka na sa utang? Sino bang makarelate dyan? Ikaw ba yung tipong tao na parang pag nagre-ring yung cellphone mo, takot na takot ka, baka sino namang collector ito? O kapag may nagte-text sa'yo, parang ayaw mong buksan dahil malamang isa ito sa mga pinagkautangan mo? O ikaw ba yung tipong parang ayaw mo nang lumabas ng iyong kwarto dahil sa gate nyo, baka may nag-aabang ng collector? Hindi po natin pag-uusapan ngayon yung paano yung bang mangungutang. Hindi po yon. Ang topic po natin ngayon is kapag ikaw ay baon na sa utang, ano bang tips o ano bang pwede mong gawin para maibsan hindi lamang yung utang but also magkaroon ka naman kahit papano ng peace of mind. So may mga utang dyan, manood po kayo, live tayo, no? Sino bang taong walang utang? Isa ka ba sa mga taong tipong ayaw mo nang lumabas ng bahay? Isa ka ba sa mga taong tipong pag lumabas ka ng bahay, look to the left and look to the right? Kasi baka may collector, no? At isa ka ba sa mga taong may dalang tuwalya na para pag lumabas ng bahay, itatakip sa mukha para hindi ka makilala? O ikaw ba yung pag lumabas ng bahay, kahit walang araw, naka-sunglasses para natawag disguise, para hindi mahabol at hindi makilala ng mga kolektor? Karamihan po ng alam ko ha, na ang isang tao kapag naumpisahan yung mangutang, para daw po yung sakit eh. Na parang kung hindi ka nakautang, parang hindi ka na makontento. Kahit hindi mo kailangan, minsan naglo-loan ka, lalo na kung ino-offer emergency loan, may salary loan, na kahit hindi mo kailangan mag-loan, loan ka lang ng loan. Kasi sayang eh. Ayan na oh, may pera na. Sayang na pag hindi pa natin utangin. Ayun, may mga ganun pong tipong tao, no? Isa ka ba doon? Or ikaw naman yung tipong nangpisaan mo mangutang dahil sobrang laki ng mga obligasyon mo sa buhay na medyo kinakapos ka at ayun nga, hindi naiwasan nakapagpangutang ka. Or ikaw naman po ba yung tipong tao na gusto mo mag-umpisa ng negosyo ngunit kulang ka ng kapital, nangutang ka sa bangko, nangutang ka sa 5-6, nangutang ka kung kani-kaninong kaibigan mo, ngayon biglang nagka-problema yung negosyo, paano babayaran yung utang na yun? So ang topic nito, oh hi Marites Nagi, no? Paano natin, ano bang dapat natin gawin kapag yung utang mo parang alam mo yung tipong takot ka na lumabas ng bahay? Ano pong unang gagawin? Ito po ang tip number one. Number one po is you have to treat it seriously. Tratuhin mo pong serious. Yung ika nga, huwag kang in denial na para bang wala akong utang. Feel ko wala akong obligasyon. Wala akong pakialam sa mundo dahil wala akong utang. Nagde-denial ka sis, may utang ka. Ayaw mo lang harapin. So, pinakaunang step po dyan is that you have to take it seriously at isipin mo talaga ha, yung utang po ay galing din no, sa pera na pinagpaguran nung inutangan mo. Hindi rin nila pinulot yan. So,
So dapat po ang pinakauna mong gawin is that you have to treat it seriously, you assess the situation, and above all, huwag mo po itong takbuhan. Kasi po, kapag tinakbuhan mo yung iyong obligasyon, baka hindi lang utang ang hahabol sa'yo. Baka sisingiling ka pa, sobra pa sa utang mo. At magiging mas malaki po, no? Mas magiging malaki po ang problema mo. So, you have to take it seriously. So, ito po, tip number one, treat it seriously. Pangalawa po, ito. Sinabi ko na po ito sa dati kong segment, no? Probably two Saturdays or last Saturday. Ang pinaka-importante po, you have to write down. Number two po ito, ha? You have to write down your obligation. Sino-sino po ba ang pinagkautangan mo? Sulat niyo po yan. May reason po kung bakit kailangan mong isulat. Number one, ang tip ko, you have to write it down from smallest to biggest na utang mo. Ha? Uulitin ko. Sinong pinag-uutangan mo? 100? 1,000? 2,000? 500 pesos? 5,000 pesos? 200,000? You have to write it down kung sino-sino yung mga taong pinag-uutangan mo at magkano po yung amount na inutang nyo. Kapag naka-write it down or naka-jot down po lahat ng utang ninyo, lagay nyo dito sa gilid. Magkano ba yung usapan nyo na payable mo every month? Kasi po nung nangutang ka, ang bait-bait mo eh, di ba? Nung nangutang ka, ang bait-bait mo, para kang maamong tupa na ipatiri-tiri-eyed pa sa gilid na para bang kung hindi ka niya pahiramin, bagsak na ang mundo mo. Di ba ganun yun? Yung ano, pang Famous Award, di ba? May mga iba kasing ganun, di ba? So dapat ngayon alamin mo, kanino ako may utang, magkano yung inutang ko, and on the next column, magkano ba yung prinumisa ko na dapat babayaran ko sa kanya monthly? So, dapat meron ka pong ganong listahan. Para po ma-assess mo, teka, parang nag-overboard na yata ako, ha? Teka, parang ito lang yung sinasahod ko, pero yung utang ko, ganito. Yung interest na babayaran ko, ganito. Paano to? So, hanggat hindi nyo po kasi sinusulat, yung inyong obligasyon, lagi mong iniisip na figure lang pero hindi realistic. Hindi naka-jot down kung magkano. So, na-overwhelm ka ngayon sa dami ng taong inutangan mo, na-overwhelm ka ngayon. Paano ko babayaran? Sino-sino sila? Eh, yung income ko hindi na talaga kasya. So, unless nakapaglista ka kung sino-sino ito at magkano ito, mahihirapan ka po sa plan of action on how to pay these people. Kasi nga wala ka ng idea eh. Lalong-lalo na kung tatlo katuig ka na way kabayad, 3 years ago ka pa last nagbayad, di ba? So, importante po yun na you have to write it down. Now, kapag nasulat nyo na po siya, no? Kapag nasulat nyo na po siya, iti-check nyo ngayon, gaya ng sabi ko kanina. Teka, paano pala ako makapagbayad nito kung ang sahod ko 50,000 lang? Eh, yung utang ko, hindi lang 50,000, more than 50,000 pa. So, paano yung pangangailangan ko sa bahay at paano ko mababayaran po itong aking mga pinagkakautangan? Siguro ang pinaka-basic dyan, ito, idadagdag ko lang, additional tip, no? You have to check your cash flow. Check your cash flow. Magkano pumapasok? Magkano lumalabas? Maliban po dyan, ito bang amount na pumapasok, ano pong sources ko? Negosyo ba? Trabaho ba? Sideline ba? Pagmamanicure ko ba? O kung ano pa siya, di ba? You have to check your cash flow. Yung pumapasok po, anong sources? Now, what about yung palabas? Paano naman po yung pera palabas? Ano po ang laging nakakadisgrasya sa inyong bulsa? Malapit naman po ang 12-12. Baka wala yan sa priority, pero lagi kasing nire-remind kayo sa cellphone nyo na may 12-12. Ayun, kahit hindi para doon yun mapupunta. So again, if you know your obligations, know your cash flow, ang cash in and cash out, marirealize nyo po na baka meron kayong spending habits or pinagkakagastusan na hindi naman talaga kailangan.
So, isa pa kung may negosyo ka, di ba? For example, mahilig ka ng buy and sell. Nakapag-stock up ka, for example, ng maraming perfumes. Or, nung panahong nauso ang face shield, di ba? Pinagbibenta yata nila noon ng tago 100 ang isang face shield hanggang sa naging 55, hanggang sa naging 20 na lang yata. Eh, baka may sobra ka, na overstock ka. So, paano nyo yun imu-move? So, ang suggestion ko, if meron kang excess at over na stock na yan, sell it low. Bahala na hindi po maibalik yung total na puhunan nyo, at least meron pa pong maibalik. Kesa sa ibang nasasayangan ka, ay, hindi ko ibenta kasi lugi pa ako sa puhunan. Ang tanong, kapag yan ay nakatago at nasira, may maibalik pa ba kahit 10 piso sa stock mo na yan? Sell everything that you do not need. Make an inventory sa bahay mo. Use clothes, no? Kung ano mga damit dyan na sobrang laki noon, hindi na kasya sa'yo kasi naging sexy ka na. Oh. Yung mga gamit dyan na nauso lang ang sale, binibili-bili mo na hindi mo naman nagagamit, natutulog lang, naalikabukan lang. Make an inventory, di ba? Do a garage sale. Sa garage sale na yan or selling your stocks, magkakaroon ka po ng kahit paano, hindi naman malaking halaga, meron ka ring masasabing cash na pwede mong iikot ulit. Meron po kasi tayong tinatawag na ano yun, oh, yung snowball, ano, snowball method. Ano po yung snowball method? Ito po in relation sa sinabi ko kanina na isulat nyo po yung pinagkautangan nyo from smallest to biggest. Kasi po, ma-overwhelm kayo pag pinagsabay-sabay nyo yung iisipin na paano nyo siya babayaran. So, gawin po natin yung tinatawag na technique na snowball effect or snowball method. Paano po yan? From smallest to biggest, no? Yung magkano talaga sa budget mo na kasyang bayaran mo. Example, meron dyan na may utang ka sa kanyang 5,000 at ang usapan nyo, babayaran mo siya ng, sabihin na lang natin, 300 pesos a month or 500 pesos a month. Depende, no, kung anong amount. And you think, that amount, no, kaya mo siyang bayaran monthly. So, sa snowball effect po na tinatawag, unahin nyo pong bayaran yung maliliit nyong account. Unahin nyo pong bayaran yung maliliit nyong utang. Kasi po, pag lagi nyo iniisip, paano kung makabayad nito, lahat-lahat sila, ang dami-dami, pero wala ka namang ginagawa. But if you try the snowball method na tinatawag, snowball method, bayaran nyo po yung nauna ninyo para hindi po yung uutang ka, para ibabayad mo lang sa interest na naman ng uutangin mo dahil hindi naman kasya yung existing na source of income mo. Snowball effect po ang tawag dyan. So in time, kapag natapos mo po yung mga maliliit na amount, eh di na-sold mo na yun, baka may isa, dalawa, tatlo kang may pay off na. Lalo na sa may mga empleyado dyan na may magkaka-receive ng mga extra-extra na mga grasya ng gobyerno. Aba, ibayad nyo na sa maliliit na pinagkautangan ninyo. Kung hindi nyo man ma-pay in full, at least magpakita po kayo ng intensyon na willing po kayong magbayad. So, once sa payoff nyo na po yung maliliit, eto na, nandito na tayo sa malalaki. At alam mo, halimbawa, na hindi mo pala kaya talagang bayaran itong malaking pinagkakautangan mo, ano po ba ang dapat mong gawin? Ito po talaga, ha, very, very effective po ito. At sana po sa mga nakikinig sa atin ngayong hapon, sana po sundin nyo ito, no? Another tip po na pwede ko talaga heartily na sasabihin sa inyo, na isasuggest po talaga sa inyo. Ito po yung another tip. Makiharap tayo at magpakumbaba. Yes, makiharap po tayo at magpakumbaba. Diba? Kasi nung nangutang ka, naiba amo-amo pa, may teary-eyed at puppy-eyed ka. Pero ngayon nung sinisingil ka na, galit ka. Nung ikaw nang sinisingil, gagawa ka pa ng kwento, eh, si itong babaeng to, alam na hirap ako, alam na ang dami ko pang ginagastusan, kung makasingil, wagas, ikaw pa ang galit at i-chismis mo pa siya na parang kasalanan niya pa na siya ang maningil sa'yo. Sino po makarelate ng ganyan na pag naningil na po tayo sa may utang sa atin, sila pa pong galit? Oh, comment naman dyan, no? Baka meron kayong experience ng ganyan, pwede nyo i-share at mabasa rin natin kahit papano, no? And ayan na, no? Magpakumbaba at, no? At makiharap doon sa pinagkautangan mo. Makiharap at magpakumbaba, dahil ako po'y naniniwala
kahit sino pa pong tao yan, may nature po talaga tayo. There is always a goodness in our heart. Sino ba naman po tayo na magmataas sa taong nagpapakumbaba? Sunod po na tip natin, syempre, kung nagpakumbaba ka na po at nakiharap ka na, kasi yung iba nagtatago eh. Kung nakiharap ka na, no, kung nakiharap ka na at nagpakumbaba ka na, dapat marunong kang makipag-areglo. Yan po ang another tip. Marunong kang makipag-areglo. Marunong po makipag-areglo kasi baka mamaya pinuntahan mo siya pagkatapos nag-i-expect ka na siya mag-o-offer sa'yo. Baka nag-i-expect ka na siya ang magkusang, o sige, mga 5 buwan mo na lang bayaran yung utang mo, o 10 taon mo na lang bayaran yung utang mo. Hindi po ganun. Kasi ikaw po ang kailangang maki-areglo doon sa pinagkautangan mo. So, let them know, no, yung pinagkautangan nyo. Let them know kung halimbawa, ang usapan ninyo, 2,000 a month talaga ang dapat mong bayaran sa kanya, and na-realize mo, or yun talaga, nung una kang nangutang ha, na oo, kaya kong bayaran yung 2,000 buwan-buwan. Pero hindi mo pala kaya. So kapag nakipag-areglo ka, dapat marunong kang tumawad. Oh? Marunong kang humingi ng sakto lang, kung magkanong hulog lang ang kaya mo buwan-buwan. Kasi po, ang pinakamahirap, yung hindi ka marunong mag-areglo, pagkatapos nag-e-expect ka na mababasa nung pinagkautangan mo, yung nararamdaman mo, o anong laman ng utak mo. Hindi po mangyayari yon. Kung makipag-areglo ka, or nagpakumbaba ka, dapat ready ka po magsalita kung ano po yung totoong kaya mo. At higit sa lahat, maliban sa marunong kang mag-areglo, dapat sabi ko nga kanina, marunong kang humingi ng tawad. Hindi po naghahingi ng tawad sa kasalanan, kundi humihingi po ng tawad kasi baka hindi mo kahit dati nung una, good payer ka, nakakabayad ka as agreed sa inyong pinag-usapan, pero nang nakalaunan po, after 6 months, aba, hindi na 2,000 yung binabayad mo. Baka 200 na lang. Or minsan, ito nagtatago ka pa at hindi ka niya nakikita. So, ang pinaka-importante po sa lahat is that marunong kang makipag-areglo, marunong kang humingi ng tawad, or hingi ka ng best way ng iyong installment at kung magkano lang po ang iyong babayaran. Kaya, ang importante po dyan kasi, balik sa umpisa. Dapat makiharap ka at magpakumbaba. Now, kung nagawa mo na po ito lahat-lahat, nagawa mo na po siya lahat-lahat, ano pa bang pwedeng madagdag na advice ni Counselor Hurtado sa iyo? No? So, kung ikaw ay baon na sa utang, kapag minsan tuliro na yung pag-iisip, hindi mo na kayang isipin yung mga solusyon kasi nagiging emotional ka na, no? Yun bang nagiging super stress ka na at nagkakaroon ka na ng mga tinatawag na anxiety attacks. So, ano pa bang pwede mong gawain? I would advise that you seek a financial advisor or a counsel, no? Yung taong professionally marunong mag-intindi ng sitwasyon mo on how you pay. Kasi meron yung ganun eh, na may mga taong ganun yung professional financial advisor. So you find someone, no, magpa-counsel ka para mag-guide ka. Kasi kapag emotional ka na masyado, hindi mo na alam kung tama ba yung decision making mo, and it would also cloud your judgment. Ayan, so after everything, bottom line lang naman is magbayad ka talaga ng obligasyon mo. So, paano mo babayaran? Eh, hindi nga enough yung income mo. So, if you know na hindi pala enough yung income mo, additional tip po is you have to find ways to have an extra income. Huwag ka pong mahiya na magbanat ng buto. Huwag ka pong mahiya to get dirty just to earn a decent living. Huwag ka pong mahiya, no? Na nakikita nila na naglalako ka. Kasi di ba pag naka-office, baka naka-pencil cut ka, red lips ka pa with matching kilay 2020. Tapos, ay, hindi bagay sa akin magbenta ng bibingka, di ba? Hindi bagay sa akin magbenta ng macaroni. So, pag meron kang ganun na inhibitions, kasi parang feeling mo hindi mo level yung pagbibenta, may problema ka. Kasi yun na nga, balik tayo, no? Hindi mo tinitreat seriously na may utang ka na dapat na bayaran.
Ayan. Kasi kung alam mo na may utang ka na dapat na bayaran, ikaw at ikaw mismo ang makakapag-isip ng paraan. Ano bang dapat kong gawin? Ano bang extra income? Diba? Huwag pong hanggang isip. Do it. For example naman, no? May negosyo ka. Pagkatapos medyo feeling mo dahil yun na nga, mahina yung negosyo, pero ayaw mo yung ikaw yung nagtatrabaho doon sa sarili mong restaurant. Ayaw mo ikaw nagwawalis. Dapat mag-rent pa ako or mag-hire pa pala ako ng tigwalis ko or tighugas ng plato. Now, yung tigwalis mo at tighugas ng plato mo, papasahuran mo yan, di ba? Eh, gipit ka na nga. Gipit ka na nga. Kaya mo ba, partly, na ikaw ang maghugas ng plato o ikaw ang tigluto? Because supposedly, it will give you a savings kung ikaw mismo mag-hands-on ka sa negosyo mo. Mo po talaga humanap, no? Sorry. Try mo po talaga humanap ng extra income for as long as it's legal. Anuhin mo naman yung pride. Eh, hindi naman nakabayad ng utang yung pride na yan. So, I would like to share to you my personal experience, no? Not so long ago, I ran for vice governor, no, in the province of South Cotabato. Fortunately, sabihin ko sa iyo, fortunately, hindi unfortunately. Fortunately, I lost. Bakit? Because nung panahon po na wala ako sa posisyon, nung panahon pong walang lumalapit na solicitation sa akin, nung panahon po na hindi mo makonsider nandun sa taas, kundi you are just among the common tao, ika nga, hindi, wala silang kailangan sa'yo, doon ko na-realize sino yung mga totoong kaibigan ko. So, nung panahon na natanggalan po ako ng sahod, syempre, hindi na ako connected sa city government, naging private citizen po ako, yung obligasyon ko po sa bahay, hindi naman nabawasan. Diba? So, nag-isip ako ngayon, kasi nasanay ka na ganito, no? Ganito yung lifestyle mo. Nasanay ka na ganito yung magiging day-to-day activity mo. Nasanay ka. Ibig sabihin, you're used to it. Now, here comes biglang hindi na ako konsehal dahil tumakbo nga po akong pagka vice governor at sabi ko nga, fortunately I lost because of that, I realized who my true friends are. Ayan. So, ano ginawa ni Councilor Hurtado? Pumasok ako ng networking, ha? Hindi ako mahiyang sasabihin sa inyo na pumasok po talaga ako ng networking. Because naniniwala po si Councilor Hurtado na kapag ang networking is done properly, hindi yung fly-by-night at legal lang, wala naman po masama, di ba? Pero, kanya-kanyang hilig yan. So, in short, ginagawa ko lang pong example na kapag hindi po enough yung source of income mo as of the moment, you would be willing to go some length, no? You would be willing to go some length to find a legal way of adding your income. And last but not the least na tip po ni Councilor Jeanette Ines Hurtado, ito po, drop your expensive habit. Drop your expensive habit. Kapag sinabi mong drop your expensive habit, simple lang yan. Ganito lang tanongin mo sa sarili mo. I will step away from blank yan. Vice Mayor Timmy, you will step away from blank. Ano kayang i-step away ni Vice Timmy para ma-avoid kung anumang habit meron siya? Pero sabi nila, pag Ilocana raw, matipid, nax. So ako, sa totoo lang, ginawa ko yan dahil sa totoo lang, no, hindi naman po lahat-lahat kaming konsehal. No, despite the fact na parang ganun yung perception ng tao sa amin, hindi po lahat-lahat na elected officials ay parang ATM. Kasi nga, pati nga yung ATM, nauubusan ng cash. Kami pa, tao lang. So for me, para po makatipid, sa akin to, ha, ewan ko sa inyo kung anong inyo, basta sa akin is, as much as possible, I have to step away from online shopping. I have to step away from impulse buying. Alam niyo po anong ginawa ko? Dati meron po akong 3, if not 4, na credit card. Diba? Meron po akong, dati yun ha, wala na ngayon. Dati meron po akong 4 na credit card. And I tell you, nagsisi ako.
Kasi kapag may credit card ka, my goodness, ang bilis lang. Shuk, shuk, shuk. Swipe here, swipe there. So kung as much as possible naman, wag na lang. Dahil kung gusto mong bumili, cash na lang. Or kung hindi mo talaga mapigilan, di cash on delivery kapag nag-online shopping ka pa rin. Ayan po yung segment na utang tips kung paano po natin ma-lessen at magkaroon po tayo kahit paano na maibsan po ang ating problema kung susundin po natin yung mga na-advise ko at baka meron pa kayong iba, no? Pag sumunod po tayo dyan, baka sakali lang naman po magkaroon po tayo ng solusyon sa ating problema. At higit sa lahat po, ito, ang solusyon sa utang ay hindi umiwas. Ayan, tandaan nyo ha, ang solusyon sa utang ay hindi umiwas, bagkus ang solusyon ay dapat humarap sa pinagkautangan. Ayan. So, ano po bang napag-aralan nyo sa tips na bitawan natin ngayong hapon? Dito po sa Usapang Babae, I hope napagbigay po tayo ng kahit kakaunting tulong, lalong-lalo na po sa mga ating tagapakinig. Ngayon, ito pong segment na to ay mapapanood nyo in the near future sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, at hindi pa po nakalike, at hindi pa po nakapag-comment, no? Hanapin nyo lang po sa YouTube, Junet Hurtado TV. Yung Junet Hurtado po, magkadikit. Space TV. So, how do you spell my name? JUNETTEHURTADO. Tapos, space TV. Ayan po ang aking YouTube channel.